Welcome back, mga kaldag. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung mga pinag-uusapan po ngayon na talagang masasabi nyo, mga kaldag. Kaya kung bakit nga po ba gigil sila kay Mr. Destiny dahil binubulgar ko yung mga ginagawa po nilang kabalastugan. Yung tipong ako ang nagbibigay ng mga impormasyon na talaga naman pong mapapaisip sila. Gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi, kahit pa paano mapapatanong po sila no, kung totoo bang si Mengay at si Congressman na Arjo ay talagang may relasyon. O baka namang si Mengay at si Alden talaga. May kumakalat pong video at photos na sinasabi po ng mga ilan na nasa Hong Kong po si Maine Mendoza. Ito po yung video, mga kaaldab, na sinasabi po nila. Pinapakita ko lang po ito para lang po klaro. Pansin ninyo, mga kaaldab, kakaiba, di po ba? Isang Maine Polkerson ang nasa mall pero wala man lang pong lumalapit. Wala man lang pong nagpapapicture. Wala man lang pong kumbaga na isa. Di po ba? Na lumalapit nga po kila Congressman Arjo at Maine Polkerson. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi nyo naman po pwedeng sabihin hindi sikat yung dalawa na yan. Hindi nyo naman po pwedeng sabihin hindi kilala yung dalawang yan. Eh parehas pong nanalo ng ASEAN yan eh. Si Congressman Arjo, eto mainit-init, natatapos lang. Imposible naman pong hindi siya makilala agad-agad. Imposible naman po na iniitsapwere siya. O, pagpalagay na natin si Mengay na lang. Di po ba? Si Mengay na lang, pansin nyo, wala man lang lumalapit. Di po ba? Wala man lang nagtatangkang magpa-picture. Common sense na lang po yan, ha, mga kaaldab. Tapos dito sa video, 1 seconds lang, no? Kung mapapansin nyo, tapos ang laki pa ng balakang ninyo. Halatang halata po. Sobrang halata, naklong talaga. Pero papaano po nga naman pagka si Mr. Destiny nagbibigay ng balita? Papaano nga po kapag ako sasabihin nila, paasa? Balikan natin, di po ba? Kung nasa mall po yan, tinudumog na po yan. Eh ang problema, hindi po talaga si Mengay yun eh. Kaya papaanong lalapitan? Papaano nilang, o bakit ka naman magpapapicture sa taong alam mong hindi naman talaga siya? At kilala mo, at namumukha mo. Kaya ang sabi sa inyo, imposible po na sila yan. Malamang inedit lang po nila. Tapos ang bilis no, 1 seconds lang. Dito mahaba-haba. Pero pagdating dito, 1 seconds lang, no? Yung mga post nila. Ito nyo naman po, nalalaglag pa. Nalalaglag pa yung short ni Meg. Pero gaya na sinasabi ko, pantalon, baka may mag-react. Hindi naman short yun, Mr. Destiny. Malabo na mata mo. Ikaw na yung siguradong fake news. Sinasabi mong short, eh pantalon yung suot-suot. Pasensya na po. Nakatakim pa si Meg, no? Tapos ang laki nito. O baka may issue na naman. Baka buntis yan, Mr. Destiny. Remind ko lang po, balikan ko kanina. Di po ba napakaraming mga hindi kilalang artista pero marami nagpapapicture? Dinudumog ng mga tao. Yan pa kayang isang Maine Polkerson? Yan pa kayang isang Congressman Arjo na kumbaga kinikilala na dahil nga po sa award na nakukuha niya. Award na talagang kumbaga dahil sa galing niyang pag-arte. Kaya nga po kung makita ko yung video, napaisip na agad ako eh. Ewan ko lang po yung iba, bakit hindi man lang po nagtatanong sa comment section na, ba't parang hindi mo lang naman lang nagpapapicture? Wala man lang. Pasin nyo, mga kaaldab, samantalang yung iba hinahabol pa sasakyan si Mengay. Di po ba sa 8 bulaga? Talagang, kumbaga habulin pa po nila tapos may mga pabati pa na Mengay, pakibati mo naman yung kapatid ko, birthday niya kasi ngayon. Tapos Mengay, pakibati mo yung ano, nanonood kasi siya ngayon. Yung tipong ganun, wala eh.
Kaya ang sabi ko sa inyo, si Menga, hindi naman talaga, pansinin po talaga, malayo pala ang kita mo na yung, kumbaga dami na nagmamahal. Tapos sa isang mall, hindi po ba? O baka sabihin nyo, siyempre puro Chinese yan. Hindi po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, mahirap po talagang ipilit kapag si Mr. Destiny. Kapag sila nagbibigay ng mga edited, kinakagat, tapos ako hanapan ako ng resibo at ebidensya. Ito ay ebidensya at resibo. Pero bago natin ituloy itong napakagandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal sila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Siyempre dito mga ka-Aldab, no? Na naandyan yung sigurado si Mengay sa bahay po nila. Di po ba? Real talk mga ka-Aldab, pansinin nyo may mga bagay-bagay nga po na mapapaisip po kayo, no? Na kumakain nga po sina Alden Richards, si Father Jeff at si Mama Ten. Respeto na lang po sa mga hindi nakakagets at nakakaunawa. Birthday po kahapon ni Mama Mary. Normal lang po na naandyan si Father Jeff at siyempre si Main Mendoza. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Mababash ka na naman yan sa ginagawa mo. Mababash ka na naman ng mga army at siyempre ng mga katbin. Parang sinasabi mong nagkukumpisal din ngayon si Main Mendoza kay Father Jeff. Parang sinasabi mo na mas malapit si Father Jeff sa pamilya ni Mengay. Yung tipong, kumbaga kasi si Congressman Adyo, hindi naman po talaga yan malapit kay Father Jeff. Ang malapit po yung Itbulaga, si Alden at si Main Mendoza. Kaya nga po hindi nagpalit ng spiritual advisor si Alden Richards. At ganun din naman po si Mengay. Dati nga po, di po ba may mga video na kinakausap ni Father Jeff si Mengay, no? Ma talaga, yung tipong nagsasabi ng mga nararamdaman. Tapos eto pa po yung mga nagko-comment po sa akin na sinasabing pinapakita ako na yung kasal serye, o kalye serye lang daw po yung kasal, sa TV lang daw po yun, wala daw pong katotohanan, wala naman pong problema eh. Pero bakit po sila affected? Bakit po sila naiinis sa akin? Di po ba? Kung kalye serye lang po yun. Affected sila eh. Alam nyo kung bakit? Kung kalye serye yun, bakit ang pangalan doon ni Mengay, Nico Mayday Mendoza, hindi Ursula, o Divina Ursula. Di po ba? Tapos Alden na nakalagay dapat, hindi Richard Volkerson. Tapos anong ginagawa nila Mike Enriquez at yung mga bigating artista? Anong ginagawa nila doon? Hindi naman part ng kalye serye yun. Anong ginagawa po ng kapatid nila Mengay at Alden Richards kung hindi naman sila kasali sa kalye serye? Anong ginagawa ni Marjuso sa ABS, sa GMA Network, gayong taga ABS-CBN siya? Anong ginagawa ni Mati? Di po ba? Gayong kasal serye lang naman pala yun. Bakit na andun ang buong pamilya? At bakit andun ang mga kaibigan ni Alden Richards? Tapos kaibigan ni Mengay. Dapat napapaisip din sila bago sila mag-react, no? Bago nila sabihin sa akin na hindi, ano lang yan. Para saan yun? Yung pinapakita ni Mengay yung brides niya, kasama niya, tapos si Alden, para saan yun? Wala naman pong, hindi naman po nag-guess man lang sila sa teleserye. Tsaka ang pangalan niya iba. Kaya nga, pag sabi ko nga dito sa mga ina-update ko, marami talaga ako nababasa. Marami po ko talaga akong, kumbaga, tinatamaan. Kaya nga po sila affected sa akin. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa mga taong bumibisita at tumadaan. Hindi po ako namimilit. Lahat po ng mga ina-update ko, sinasabi ko, base po mismo sa mga nakikita ko.
base po mismo sa mga impormasyong nakukuha natin. Sabi ko nga po sa inyo, mas paniniwalaan po tayo kaysa po sa kanila. Dahil tayo, legit tayo, 101% po ba, hindi ako nag-e-edit at never po akong gumagawa ng mga video na kung saan nga po ginagawa po nila. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.